Sobrang laki ng leak. Oo. Toyota Fortuner na D4D, no? Sabi ng customer, kahapon malamig pa, no? So ngayon, hindi na. So check natin to at i-share sa inyo, guys, kung anong problema niya. Ito, guys, no? Zero. Wala siyang freon. Ayan. So ganun pa rin, no? Kadalasan na unang i-check natin at may tendency na may leak is yung evaporator na either sa likod or sa harap. So check natin yan, i-pull out muna natin, guys, no, para ma-check natin kung saan sa dalawa yung nagkaroon ng leak dito. Ayan. So maganda tong Fortuner at Hilux na unang modelo, no, kasi hindi hassle magtanggal ng dashboard kasi madukot lang siya. Nang doon lang yung evaporator. After mamatanggal ng housing ng blower, then yung cover sa ilalim, tagalin nyo lang yung mga screw nya, at then yung expansion valve sa labas na sa fitting, pwede nyo na madukot yung evaporator, no? Ito yung maganda. Di tulad nung latest, masira yung aircon. Yan, tanggal naman ang dashboard. Sobrang hassle. Minsan magratol na yung mga dashboard sa laging tinatanggal, no? At ito na, guys, natanggal na natin yung evaporator, no? So ganito lang pagtanggal, oh, diba? Kita nyo. Ayan. So kinuha lang natin yung cover sa ilalim. Bali, may dalawa siyang screw. Dito, dalawa. Din sa likod din, dalawa. Tapos tanggalin nyo itong airbox, guys. Yung kanyang ano lang. 12mm. So bawal. Huwag kayo magtanggal ng socket sa airbag, ha. Kasi baka iilaw yung dashboard. Ayan. Okay. Ito na yung blower. Ayan. Marami nang dinala dito yung ating ano, kaibigan na daga. Dito. Oh, ito pa, oh. Diba? Oh. Aga. Dinala na ng ating kaibigan yung mga ano, guys, no. Ito yung kadalasan na ano, makalimutan yung open close dito sa may switch niya, no. Pag mag-open dito, papasok yung mga nakaabang doon na mga plastic sa hood, pupunta sa dito. Ito na yung ating evaporator. So bago siya, guys, bagong palit yung evaporator niya. Okay. Yan, oh. Marumi na siya kasi wala siyang filter dito, oh. Kita nyo, wala siyang filter. Kaya direkta nakapasok yung ano, mga likabok na galing sa loob. Pero after natin to ma-repair, guys, no. Lagyan to natin ng filter, cabin filter. Ayan, ating higuan na. Okay, so may mga sign ng langis dito, guys, oh, ito. Langis ba to o tubig? Pero i-test natin to kasi bago to, eh. Baka sa likod yung ano, problema. Pull out natin yung likod. Pero i-test muna natin to para sigurado tayo. Yan dito, guys, no, nakaligtas na tayo. Sobrang laki ng leak. Oh. Bago siya pero may leak na, guys. Ayan, so ang skillet nasa binaki ng leak, no. Ayan. Dito siya sa last na layer ng cut tube niya. Dito siya nagkaroon ng leak, yan. So bago pa to, mga isang taon siguro to, ay. Or wala pa, no. Leak siya. Confirm yung hinala natin na may langis sa cover. Doon pala galing. Kaya yung sabi ng may-ari na may naamoy daw sila na ano, parang langis. Mabaho. Parang ihi ng daga, no? Ayan, so wait lang natin yung sa likod kasi pina-pull out ko pa sa tao natin. Ayan.
yan. So i-double check natin yan para sigurado tayo. Ito na yung sa ating sa rear. Bagong palit din, oh. Okay, ligtisa lang. May light ganitong bago. Check lang natin yung sa likod. Sabay siguro pinalitan to. Pasti expansion valve. Kung wala, no, yung sa front na lang yung palitan natin. Yan, goods naman yung ating evaporator sa likod. Wala naman siyang leak, no. So linis lang natin yan, then balik natin. Tapos magpalit tayo ng evaporator sa front. Okay, ito na yung ipalit natin na evaporator, no. So ibang brand to, pero replacement din, pero ibang brand, no. Kasi ito yung ano tong brand to, ah, bahala na kung anong brand yan. Basta importante ano, wala tayong mang ano pa. Ayan, diba, bago na. So simbol na lang namin to, guys, no. At least nasira natin yung problema. So simbol ko na lang to. And then para tapos na yung unit ni sir. And then maglagay tayo ng cabin filter. Okay. Ayan, guys, naulit na natin, no. Nakabit na natin yung evaporator. Ayan, so may preyo na. Ayan, din natin maisa-isa yung proseso. Kasi haba yung ating video, no, guys, no. At least direct to the point tayo. Ano yung problema, ano yung sira, ano yung pinalitan, no. Yan yung sinishare natin. Okay, malamig na. Kabit na natin tong filter ng Toyota. Wait lang, guys, buksan ko lang. Okay. Ayan, sa pagkabit nito, dapat pa ganyan, no. Okay, correct natin yung pangalan, no. Ayan, dito, pa ganyan siya. Pero pag pasok nyo, parang mayupi doon sa may harap, buwasan nyo lang, gupitan nyo lang ng gunting. Pero ito, hindi na kailangan, no, kasi fit siya. Ayan. Then, balik natin yung cover. Good. Okay. Okay na to, guys. Tapos na. Yun lang ating measure dito. Thank you for watching. Sana may na-share tayo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at saka ano, page.